At naroon nga mismo ang ating saksing si Mark Salazar sa bayan ng Manolo Fortich sa Mukidon kung saan nangyari ang pag-atake ng mga miyembro ng NPA. Mark, kamusta na ang pinakuli sitwasyon dyan ngayon at misto lang bang ghost town ang area sa naging pag-atake ng NPA kagabi? Hanggang kaninang hapon, Igan, parang ghost town, dahil hindi lumalabas yung mga residente, particular dito sa Barangay Agusan. Pero nung pahapon na, nandito na yung media at saka na-set up na lahat ng checkpoint sa kinaroroonan ko, medyo nakumpiyansa yung mga residente at lumalabas na sila kahit papaano. Itong nasa likod ko kasi, Igan, ito parang elliptical road. Yung background ko na malaking pinyong binanggabangga ng mga rebelde kahapon. Elliptical ito at lahat ng exit nitong elliptical road ay may mga nakaset up na na checkpoint at lahat ng dumadaan doon talagang iniinspeksyon ng PNP na siyang naglagay ng checkpoint dito. Ngayon ay supposedly ongoing, Igan, yung pursuit operation sa Dahilayan. Yan yung mga 20 kilometers ang layo sa aming kinaroroonan at bulubundukin. Pero hindi ko lang ma-imagine kung paano yung kanilang pursuit operation doon dahil maghapon na rin itong pag-ulan-ulan na ito dito sa aming kinaroroonan at nandun yung militar. Ngayon, paminsan-minsan may dumaraan dito mga truck na puno ng pulis na may mga 60 caliber pa at rumoronda kasi hindi lamang sa Barangay Agusan kundi yung tatlo pang barangay na malapit dito sa pinangyarihan ng pag-atake ng rebelde kahapon bandang alas 6 ng hapon, Igan. Mark, yung motivo, environmental issue ba ito, labor issue, o issue ng revolutionary tax? Ang statement ng NPA North Central Mindanao Command, ang sinasabi nila, ginawa nila yung pag-atake dito sa Del Monte at maging dun sa Dole, Philippines, ay yan daw ay dahil parusang araw nila sa nila'y paninira sa kalikasan at pagsasamantala sa mga manggagawa at katutubo. Pero iba rin naman ang tingin ng otoridad na sinasabi sa kanilang sariling lengguwahe ay extortion o yung pangingikil nga dito sa kumpanya, dito sa agribusiness companies na naririto at ang hindi raw pagbabayad ng revolutionary tax ang dahilan ng pagsalakay. Dalawang version, dalawang nagsasalita, magkabilang panig, magkaiba yung sinasabing dahilan ng pag-atake, Igan. Walang paso kanina, bukas ba? Kamusta na magiging lagay ng klase, Mark? Oo, yung mga bata ang walang pasok kanina, pero bukas daw sabi nila ay may pasok na sa eskwelahan dito sa tatlong barangay na mga estudyante yung pumapasok dito rin naman sa loob ng plantasyon. Pero yung trabaho sa plantasyon ay nagpatuloy ang kaninang, itong maghapon na ito, may mga nagtatrabaho sa plantation at saka sa cannery ng Del Monte. Yung seguridad ba mas hinigpitan at yung pangamba na aatake muli ang NPA? Kamusta? Okay. Medyo marami-rami itong mga nakadeploy dito at marami ang dadaanan mong checkpoint bago ka makarating sa punto na aming kinaroroonan. Kaya hindi ko rin maisip kung ito ba yung panahon para bumalik sila at sumalakay. At least hindi siguro kung ganito ang deployment ng militar. Nagtutulong-tulong yung private security ng Del Monte at lokal na pamahalaan kasama ang PNP at AFP sa pagbabantay at pagroronda rito sa kabuuan ng plantation ng Del Monte. Malaki-laki nga lamang ito sapagkat 10 munisipalidad, Igan, ang tinatamaan itong kanilang plantation at malaki-laki rin lugar ang rorondahan ng otoridad. Ngayon, kung hanggang kailan nila gagawin yun at masusustain ang pagbabantay, ay hindi tayo nakakasiguro. Pero kung akong papakiramdaman ko, malabo siguro, Igan, na sila babalik ngayon, halimbawa na naririto tayo, Igan. Maraming salamat live mula sa Bukidnon, Mark Salazar.